1, 2, 3, come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Zam. Hello, mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kumusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at syempre kumakain ka ng tender juicy hotdog. Dahil sa tender juicy hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one. So, yun! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mamasam ninyo. So, ito nga, syempre marami tayong chika ngayon. At isa na nga dito, si PE teacher, nag-message siya sa akin kagabi ng bonggang-bongga. Ang sabi niya sa akin, kamusta ka na, my girlfriend? Miss na kita. Oh, di ba? So, medyo talagang nasayahan naman ako dun sa mensahe niya. Kasi, alam mo yon, hindi ko na-expect na mamimiss niya ako ng ganon at napilitan na siya mag-message sa akin. At tinawag niya ako, my girlfriend. O, diba, saan ka pa? So, ang bongga lang ng beauty ng lola sa ninyo. Ganyan talaga kapag umaariba. At syempre, talagang yung aking ganda ay hinahanap-hanap. Diba naman? So, yon. So, syempre, sabi ko naman sa kanya, don't worry, magkikita naman tayo sa Monday. Dahil nasa Monday, graduation nga ng mga grade 6. At doon, magkikita kami lahat. O, diba? So, sabi ko, tisin mo lang. Konting tulog lang. Charot! So, ito na. Marami tayong chika ngayon na talaga naman, ay, nako, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya, hindi ko na patatagalin para sa unang chika. Sabing ganon, Miss Brazil Queen, Miss Grand, at Charm ang nanalo. Ito, Reina Hispano-Americana. Sila din kaya ang manalo bilang bagong reina ng Reina Hispano. Yes! Talaga naman ang Miss Brazil ay sunod-sunod yung pagkuha niya ng mga special award dito sa Reina Hispano-Americana. At dahil nga sa Miss Grand at Miss Charm sila ang nanalo. Kaya sila din kaya ang mag-uwi ng corona ngayong taon na to sa Reina Hispano-Americana. Yan yung abangan natin. O diba, ang bongga lang. Diba nung last year nag-back-to-back si Mexico? And then this year, ayan, aabangan natin kung makukuha ng Brazil. Pag nakuha ng Brazil, nako, mukhang umaariba ng bonggang-bongga ngayon ng mga Brazilian queen. At talagang namamayagpag. So, dapat matakot tayo. Charot! So, yun. So, tingnan natin. Mali mo si Ingrid ang biglang umeksena. Tiyan, di ba? At eto pa. Si Carolina, Delawaxka. Ang pinakamatagal na Miss World Queen. Anong thought mo doon, Mama Sam? Oo nga, no? Inabot siya ng 2 taon. Nakakaloka. Kasi di ba nanalo siya ng last year pa. And then, dapat last year niyan. Ah, 1 year niya na itong March. Kaya lang, na-extend pa hanggang December. O, magdadalawang taon na. So, yon. Hindi katulad yan ng Miss International, di ba? Dahil yun talaga yung kabugera. 3 taon na reigning queen ng Miss Thailand, di ba? So, ako para sa akin, okay lang yan. Ganun talaga, eh, walang pageant. Anong gagawin natin, di ba? Siguro, nagtitipid talaga ang Miss World kasi nga 1 million na yung ipapamigay nila. At yung reigning queen naman na si Carolina, eh, nakita naman natin yung ganda. O, mukha siyang Barbie. Kahit siguro abuti siya na 5 taon, hindi pa rin magbabago ang itsura niya. Diba? So, okay lang yon. Pero hindi siya yung pinakamatagal na reigning queen sa mga beauty queen. Yung si ano nga, si Siriton, yung taga-Thailand, ang pinakamatagal kasi 3 taon siya. O, diba? But eto kasi si Carolina, pinakamatagal siguro sa Miss World. Yan. So, maganda naman to. Okay lang yan. Ato kaya yung pinaka-Barbie ang itsura sa lahat. Diba? Bongga. Pero ito talaga, mas nakakaloka. Si Sofia Luna ng Senorita Colombia ng Miss International.
kumakabog yung ganda. Anong sign mo dyan, Mama Sam? Sila kaya ang manalo at banta kaya to kay Nicole Bormeo? Ay, gusto ko yan. Yes! Maganda nga tong pambato ng Colombia sa Reina, sa Miss International. And then, talagang masasabi ko naman, nako, ang Senorita Colombia talaga, iba talaga ang mga ganda ng mga reigning queen nila, no? Talagang yung mga reina nila, talagang kumakabog ng bonggong-bongga. Pero syempre, hindi magpapatalo dyan si Miss Philippines. Alalahanin natin, guys. Maraming beses na natin tinalo ang mga Senorita Colombia pagdating sa beauty pageant. Lalong-lalo na sa Miss Universe. Oh, di ba? Pero kasi, yung kasexyhan talaga ng queens nila. Kaya, nakikita mo tong si, ano, si Sofia. Talagang nangangabog yung ganda niya. Pero hindi ko naman nakikitang banta. Isa lang to sa mga matitinding magiging kalaban ni Nicole Bormeo. Ako, may tiwala kasi ako kay Nicole Bormeo sa ano eh, sa Miss International. Iba din yung talino nun at iba rin yung ganda niya. Kumbaga parang yung ganda niya talagang Japanese-Japanese yung dating. Eh ito naman, di ba, hindi naman ganun kabongga. Pero, syempre, kailangan pa rin natin mag-prepare ng bonggong-bongga para matalo natin to si Sofia Luna sa Miss International. O, di ba, ang ganda ng kandidata nila in fairness. Pag sa Miss Universe to din nila medyo nakakatakot, o, di ba? So, tingnan natin, abangan natin yan. Hindi naman ito lalaban ng supranational, di ba? So, eto pa, si Ingrid Santa Maria. May chance ba may uwi ang corona ng Reina Hispano-Americano, Mama Sam? May chance na maligwa. Charot, so hindi. Ako, para sa akin, si Ingrid, hindi siya ganun kaganda. Pero alam mo, yung umaariba talaga yung personality niya. Gustong gusto ko, kasi alam mo yun, yung kabugera, yung ang taas ng confident level, di ba? Talagang umaariba ng bonggong-bongga. At nakipagsabayan sa mga Latina. Kaver kung hindi siya marunong magpasarela, pero hinahataw naman niya yung balakang niya, o, di ba? Humahataw kaya yung balakang niya kapag naglalakad siya. At yun yung gustong gusto ko sa kanya. At talaga naman na-amaze ako dito kay, ano, kay Ingrid Santa Maria. Kasi, alam mo yun, bukod doon sa na-amaze ako kung paano siya mag-Espanyol. Yung parang tipong parang nakalimutan niya nga, pero sige, laban lang. Tapos, pinag-aralan niya ng maigi. Kaya naniniwala ako, ito, once na makapasok lang to sa semifinals, kaya na itong kabugin yung mga Latines pagdating sa Q&A. Kaya lang, hindi siya ganun kabongga pagdating talaga sa ano, yung pasarela niya, medyo ligwak siya doon. Liligwakin at lalampasuhin na siya doon ng mga Latinas. But, tiwala lang tayo at ipag-pray natin siya ng bonggang-bongga. Ako naman eh, para naman sa tingin ko, matalino talaga ito si Ingrid at kaya niya talagang sumabay sa lahat. Diba? At ito na, Nicole Budol. Mukhang uurong daw sa Miss Grand Philippines. Totoo ba itong Mama Sam? Ay nako. Alam naman natin si Nicole Budol na maaga pa lang ay in-announce niya na nasasali na siya dito sa Miss Grand Philippines. And then, eto nga, may mga chika-chika na hindi na naman daw siya matutuloy dito. Pero ako, para sa akin, naniniwala ako kay Nicole Budol na itutuloy niya ang laban dito. Dahil ito nga yung gusto niyang ibigay kay, ano, sa manager niya, di ba? So, kay Gilbert Tolentino ba yun? Flores, oh. Basta, yon. So, gusto niya tong ibigay. Tapos, so, tingnan natin. Basta ako, naniniwala naman ako na paghahandaan nila yan ng bonggang-bongga at ipipilitin nilang manalo dyan. Charot, pipilitin talaga eh, no? Yung parang pili ko naman, gagawin nila yung lahat ng kanilang makakaya. Hindi uurong yan si Nicole Budol, Diyos ko, umeeksena na nga, saka naghahanda na nga siya ng mga pasabog na gagawin niya sa competition, di ba? So, uurong pa ba yun? So, ako, para sa akin, hindi ko nakikita uurong si Nicole, pero nakikita ko na grabe ang pasabog na gagawin nila sa Miss Grand. And then, parang pili ko, eksena nung bonggang-bongga. So, naalala ko, di ba, yung damit na gagamitin niya sana sa Miss Planet, pinagamit niya kay ano, Hannah Arnold, tapos ang ending na talo si Hannah Arnold. Eh, paano kasi, di ba, may kamalasan na yung gown na yun, charot. So, yun. So, ako, para sa akin, tuloy lang, laban lang, at naniniwala naman ako sa kakayahan na meron itong si Nicole Budol. So, naniniwala ako sa preparasyon na gagawin nila dyan. Syempre, gusto nilang makuha ang corona. Kaya, kakabog ng bonggang-bongga yan. At eksena yan na
bonggang-bongga. But syempre, abangan natin, di ba? So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin ba ninyo, Brazil nga ba makakapag-uwi ng corona ngayong taon na to dito sa Reina Hispano-Americana? At si Carolina na nga ba ang pinakamatagal na Miss World? Si Sofia Luna, banta nga ba siya sa kandidata natin na ilalaban sa Miss International? At si Ingrid Santa Maria, tingin mo malaki ba ang chance niyang maiuwi ang corona ng Reina Hispano-Americana? Nicole Budol, uurong nga ba sa laban? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys! Guys, maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo dito sa channel ko. At syempre, sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, basta maganda ka, mag-subscribe ka. So yun guys. Guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Ganda, di ba?